Magandang buhay sa atin mga kalumads at welcome na naman po sa ating panibagong episode ng ating pagtatanim. But this time mga kalumads, magsishare tayo sa inyo o magtuturo tayo sa inyo ng mga pamamaraan kung paano buksain ang tinatawag natin na scaled insects. Since na may durian tayo dito mga kalumads na inatake po ng scale insects, ito po. So this video mga kalumads, pag-uusapan natin kung paano po puksain ang mapinsalang sakit na ito o insect na ito. Pag hindi po natin to maagapan ng maaga, so pwedeng mamamatay yung tanim natin o yung durian natin. So magsishare po tayo ng video sa inyo mga kalumads. Baka sakaling may durian kayo dyan tapos nakaranas kayo ng ganitong experience. So at sana naman may makuha kayong leksyon o aral patungkol sa ating pag-usapan ngayon, ang scale insects. So ito yun mga kalumads, dahil nung una hindi ko po napansin o hindi ko po alam kung anong sakit ang kung anong insekto ang dumapo sa aking o sa ating tanim na durian. So hindi ko po siya binigyan ng pansin o hindi po ako nagtatanong sa mga durian growers. So ganito po ang nangyari mga kalumads, patay po talaga yung puno natin. Sinasabi ko nga kanina na grabing mapinsala ang insektong ito. Actually mga 5 puno talaga ang nalaga sa atin mga kalumads. So mayroon pa dito, wala na talaga siyang dahon. But hopefully na magapan siya gamit po ang insecticide. So isa rin po ito sa natamaan dati mga kalumads, since na nagspray na tayo gamit ang insecticide na ituturo natin sa inyo ngayon, isi-share natin sa inyo ngayon. So medyo naka-recover na po siya mga kalumads. Ang characteristic ng scale insects ay kadalasan dumadapo siya sa mga dahon at sa at saka sa mga sanga. Tapos ang ginagawa ng scale insects mga kalumads, sinisip-sip niya yung tubig na papunta dapat sa dahon o sa mga sanga. Tapos kapag hindi natin maagapan, maging ganito siya mga kalumads. Dehydrated, patay, lanta ang kanyang mga sanga. Ganito. So kapag kayo ay nakaranas ng ganitong sakit sa inyong tanim na durian, so huwag ninyong ipag walang bahala mga kalumads, dahil siguradong mamamatay yung mga tanim ninyo. May tanim tayo na almost 60 na puno mga kalumads, and almost 50% po ng ating mga puno ay infected ng scale insects. At may 5 puno po tayo na patay talaga. Dahil nga wala tayong kaalam-alam kung ano ang insektong ito, so hindi natin binigyan ng pansin hanggang sa lumala. So naging ganito na. Mabuti na lang at naggawa tayo ng research para malaman kung ano ang insekto na dumapo sa ating tanim
So ayun nga, unti-unti nakarecover na po ang ating durian. Nung una halos wala na talaga tong dahon, mga kalumads. Puno at saka sangal lang yung makikita natin. Ito. At kadalasan ay patay na po yung mga sanga. So sakit isipin na yung pinaghirapan mo ng ilang taon tapos naging ganito. So ang best lesson talaga, mga kalumads, o mga kalumads, na kapag may napapansin kayo na kakaiba sa inyong mga tanim, kailangan po talaga na gagawa tayo agad ng aksyon para po maagapan. So ika nga, prevention is better than cure. So huwag po nating antayin na maging ganito na. So listen learn din sa akin na dapat huwag po natin ipag walang bahala ang mga sakit, lalo na sa ating tanim na durian. So lahat naman po ng insects ay pwede makontrol kapag alam lang natin kung ano ang proper na mga pesticide na pwede natin gawin at malunasan po siya ng maaga. Okay, mga kalumads, proceed na po tayo sa ating spraying session. So sinasabi ko kanina na ituturo natin sa inyo ang chemical o pesticide na gagamitin natin sa mga durian natin na infected po ng scale insects. So disclaimer lang po, mga kalumads, hindi po tayo sponsor ng mga product na ito. So since nalaman natin na ito po yung pinaka-effective na mapuksa sa scale insects, so isi-share natin sa inyo, mga kalumads. Dapat ang gagamitin ninyo na pesticides is ito yung may composition siya na thiamectosam, mga kalumads. So ang ginamit natin ngayon is from Syngenta Alica 247 GC. So para sa akin, mga kalumads, ito po yung pinaka-effective na gamitin para sa sakit na scale insects. Tapos meron din tayong gagamitin na complete foliar fertilizer from Grumor para po ma-recover yung dahon ng ating mga durian. Okay, mga kalumads, every 16 liters po ng tubig o isang knapsack, 1 tablespoon po ang kanya ratio. So 16 liters, 1 knapsack, 1 tablespoon ng ating thiamectosam. Tapos 3 tablespoon po ng complete foliar fertilizer para po madaling makarecover ang dahon ng ating tanim na durian. Then sa spraying naman natin, twice a week po tayo nag-spraying dahil nga sa medyo infected na yung tanim natin, yung durian natin, para po ma-agapan pa yung iba na labis na affected ng scale insects. Ito po yun, mga kalumads, yung isa sa nadali ng scale insect. Patay po siya. So ngayon, nag-replant tayo ng bago.
Okay, mga kalumads, katatapos na nating mag-spray. So, ang pinakadabias na prevention, lalo na sa ating mga tanim, mga kalumads, is ito yung dapat i-check natin ang ating mga tanim para malaman natin kung ano ang kanilang kondisyon o ano ang kanilang kalagayan. So, sa pamamagitan ng ating pagpunta sa ating farm, malalaman natin kung sila ba ay infected na ng isang uri ng insekto o hindi. At isa rin, mga kalumads, dapat alamin natin kung ano ang dapat gamitin ng mga pesticidyo para po ma-control ang mga insekto na dumapo sa ating mga pananim. Para po hindi po masayang ating pera, at same time hindi po masayang ating oras. Okay, maraming salamat, mga kalumads, at naway may nakuha na naman kayong kaalaman dito sa ating video ngayon. So kung bago ka pa lang sa aking channel, ang Lumads Agri TV, so hiningi ko po ang iyong suporta, mga kalumads. Please subscribe and click the notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod na mga video na i-upload natin.